Nananawagan ang Department of Environment and Natural Resources sa mga residente sa Aray at Pampanga na huwag hulihin at kainin yung mga dumarami pong pagong na nakapipinsala umano sa mga sakahan at palaisdaan doon. Hindi pa man daw kasi maituturing na peste o banta sa biodiversity ang mga ito. Balita natin ni Jimmy Newsstringer Romel Ramos, exclusive. Chinese soft-shelled turtles ang tawag sa uri ng mga pagong na ito na naglipanan na raw ngayon sa paanan ng bundok, Aray at sa Pampanga. Para sa mga magsasaka at mahing isda, salot na sila. Yung malaki na, pagkatapos nakadapa, o yan, kakainin yung bunga, madalang lang yung bunga ng pala, binutil. Perisyo talaga. Perisyo talaga yun. Kwento ng ilang magsasaka, may 3 taon na raw nilang napansin ang biglang pagdami ng mga pagong na ito sa kanilang bukirin. Matapang at nangangagat daw ang mga ito. Nung minsan pumapasok pa sa bahayan. Nangangagat. Kaya natatakot ba mga bata rito? Oo, natatakot talaga. Para maiwasan ang pagdami ng mga naturang pagong, hinuhuli at binibenta na lang daw ng mga residente ang mga ito. Ang ilan naman, pinabuting gawing lamang tiyan ang mga pagong. Kahit na hindi naman nabibigyan ng betsin, masarap pa rin. Malinamnam. Ano kahawig na lasa? Masarap pa sa manok. Pero panawagan ng DNR Central Luzon, huwag munang hulihin at kainin ang mga naturang pagong habang pinag-aaralan nila ang mga ito kasunod na reklamo ng mga magsasaka at maing isda. May alarming situation to because they are already affecting the businesses of this establishment. There are some also businessmen who are engaged in the export market of this turtles sa China and even in Japan. Sa ngayon, di pa may tuturing ng DNR na peste o banta sa biodiversity ang mga Chinese soft-shelled turtle na may scientific name na Pelagiscus sinensis. There's a very critical necessity to have this wildlife to study their biology so that we in the region can issue a policy recommendations or prescription to control and regulate the presence of this wildlife. Romel Ramos, GMA News.